Emosyonal ang kapuso actress na si Yasmin Curdy nang mapag-usapan ang kanyang may sakit na ina. Ang soft rock duo naman na Air Supply magbabalik Pilipinas para mangharana. Ating saksiyan! The nights are better sa Disyembre dahil magbabalik sa Pilipinas ang legendary duo na Air Supply. Haharanahin nila ulit ang Pinoy fans sa kanilang 3-night concert. Ilan sa greatest hits ng duo ang Two Less Lonely People in the World, All Out Love at Just As I Am. Hindi napigil ang maiyak ni Yasmin Curdy na mapag-usapan ang kanyang ina sa media conference ng kanyang upcoming series sa The Missing Husband. I love my mom so much. I try to do everything for her because I love her. Nito raw mga nagdaang linggo, labas-masok sa ospital ang kanyang ina para magpa-dialysis dahil sa sakit nito sa kidney. Nakauwi na naman ang kanyang ina habang naghihintay ng kidney donor. Nakikita ko kasi yung struggles. Ang hirap lang makita yung mahal mo sa buhay na nagkakaganon. Hindi ko kaya. Parang nadudurog lang talaga yung puso ko. Sa gitna ng pagsubok, humuhugot daw siya ng lakas sa kanyang asawa at anak. Ang pinagbibidahang series, inaalay din daw ni Yasmin sa kanyang ina na naging OFW sa Middle East. Sigurado raw si Yasmin na marami ang makakarelate sa serye na nakasentro sa mag-asawang na scam ng matalik nilang kaibigan. Kabilang ang sasakyan ni It's Showtime host Vice Ganda sa mga nadamay ng masalpok ng truck ang isang kotse sa panulukan ng Katipunan Avenue at CP Garcia sa Quezon City nitong linggo. Buti wala kasakay. Wala kasakay si Vice. Kinamusta naman ni Vice sa mga pasahero ng sasakyang sinalpok ng truck. Kahapon, ikinuwento ni Vice sa kanilang programa ang nangyari at nanawagan ng tulong para sa driver ng nakabanggang truck. Naararo kami, apat kaming sasakyan. Malaki yung bangga. Kasi parang Vice, nakatulog so yung driver. So, wasak na wasak. So, sana po tulungan nyo yung driver kasi balita namin. Oo. Yung may-ari ng truck, sana po tulungan nyo yung driver kasi naawa rin ako dun sa driver. Yes. Kasi yung mga, ang daming sasakyan yung... Sa isang pahayag, sinabi ng delivery platform na Lala Move na nakikipag-ugnayan na sila sa operator ng truck na nasangkot sa aksidente. Nakikipagtulungan din daw sila sa investigasyon. Nagpasalamat din sila kay Vice Ganda sa kanyang concern sa mga naksidente kabilang na ang driver ng truck. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan ang inyong saksi. Makaigan, samahan niyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.